Mga kababayan, naniniwala ako na maswerte si Candidate Diego Kim dahil siya ang napili na suportahan ng isang malaking kumpanya. Oh. Kaya lang, alam niyo na ang gagawin. Land development lang ang project niya. Hindi kasama dito ang pangangalaga sa kalikasan na kailangan din natin. Wala siyang plano para doon. Sa tingin niyo ba sapat ng solusyon sa problema yon? Hindi kami interesado dyan! Ang ipaliwanag mo ay yung relasyon nyo ni Atty. Ha? May relasyon na daw kayo ng lalaking yun! May nakakita pa! Nagbumapasok kayo sa motel! Sigurado kayong patay na asawa mo! Mas malaki na kayong gawin ang gusto nyo! Mahiya naman kayo! Mga kababayan! Hindi po totoo ang balita! Ang lasalaw mo kumandidato! Hindi mo malinis ang reputasyon mo, di ba? Oo! Tama! Oo! Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng anak mo, ha? Oo! Tama nga, pinagtatanggol siya. Wala kang karapatang tumakbo! Hindi mo ba lang nalabag sa siya ginagawa niyo? Ako? Taga-sulsul yan! Hawak ko ngayon ang katibayan na black propaganda ang lumabas na balita. Si Mr. Kim at Congressman O ang gumawa nun para masira ang reputasyon namin. Mag-report ka na. Written statement ang hawak ko ngayon. Gawa ng editor at ng photographer. Magsumbong ka na! Okay ka lang ba? Ano? Hindi nila dapat ginawa ito sa'yo. Nagkaroon ng gulo kanina. Aba, ganito pala yung tsura ng headquarters mo. Malaki pala. Bakit hindi ka pa umalis, Edward? Baka machismis na naman tayo. Umalis ka na nga. Biktima din ako. At saka gusto kitang tulungan. Kailangan patunayan ko sa mga tao na inosente tayo. Kung di ko gagawin yun, matatalo ka. Sensitibo ang isyo nyo, kaya iwasan nyo muna magkasama. Umuwi ka na lang. Huwag nyo sabihin na takot kayo sa kanila. Sila may kasalanan sa inyo, di ba? O may iba ka pa bang kinatatakutan? Kumuway pa! Ang yabang niya talaga. Akala mo kung sino. Mukhang kailangan pa turuan ang leksyon ito para magtanda. Candidate Kim, magpapunta ka dito ng mga taga-media. May malaki ho tayong problema, Congressman. Problema? Anong problema? Siguro naman mababasa niya ito. Naka-binocular siya eh. Naku, yari tayo. May ebidensya ako laban sa kanila. Kaya lang, hindi mo pwede basahin. Tungkol to dun sa ginawa ni Diego Kim, minayari niya si Jomar Kim para gumawa ng chismis tungkol sa atin. Oh, bahala na kayo dyan, ha? Pwede niyo silang idemanda. Oo, gamitin niyo sa campaign. Kung nailigtas na niya ng reputasyon at trabaho mo, sirain mo na ang ebidensyang hawak mo. Ano? Hindi ako maninira o manggagamit ng tao para manalo sa eleksyon, kaya walang halaga sa akin yan. Kung ipapakulong nyo ang kalaban ko, mag-withdraw ko. Sigurado ka ba na yun ang gusto mo mangyari? Malaking percentage ng supporters natin na nawala dahil sa ginawa niya. Kahit na, ayokong manalo dahil lang sa inilabas ko ang mga pagkakamali niya. Ang gusto ko, iboto ako ng mga tao dahil sa kakayahan ko. Attorney, ha? Huwag ka nang makialam sa eleksyon. Alam kong nanganib ang trabaho mo, pati ang reputasyon mo dahil sa ginawa nila. Pero tapos na yun, huwag ka nang tumulong pa. Okay, kung ayaw mong tanggapin ang tulong ko, ikaw ang bahala.